Magandang araw po. Re-review lang po natin saglit itong ating bagong ilaw. Ito ang Tusundra RGB Full Color. Gagamitin natin to sa ating mga events. Yan yung kanyang tatak, Tusundra. Yan yung kanyang itsura. Napaka-professional niya tingnan. Maganda to pag nakalagay na sa tripod light stand. Ito ay 54 bulb by 3 watts. Bakal tong kanyang katawan, pati tong kanyang pinakapaa ay bakal din. At matibay talaga to. Yun siya. Pati itong lock niya ay plastic lang. At nung una ko talaga tong hinawakan ay mabigat talaga siya. Compared dun sa Big Dipper na LPC 015. Malayo yung kanilang bigat. Ito talagang mabigat talaga to. Ito yung likod ng ating ilaw. Tingnan natin. Meron na pala siya mga loop cable. Ito meron na siyang cable para hindi ka na mag gamit ng marami pang mga extension. Sasalpak mo na lang siya. Dito, sasalpak mo lang to dito para goods na. Dugtong-dugtong mo na lang yung mga bar lights mo. Yan siya. Ito, meron na rin siyang loop cable na XLR. Male at female. Idugtong-dugtong mo na lang dito sa mga bar lights mo. Ito out saka input. Ito bakal din ng kanyang pinakalikod. Ito pala ang kanyang model. Ayan o. YL5816. Yan yung kanyang pinakamodel. Ngayon po, pailawin naman natin to. Try natin yung kanyang mga function. Kung ano ba yung kanyang mga movement dito sa ilaw na to. Yan po, nakasaksak na yung ating Tusundra RGB full color. Yan, nakasalpak na siya. Nakaset siya ngayon sa A001. Ito yung kanyang menu. Dito nyo pagpipilian kung anong gusto nyo. Ito ang RGB. Ito yung kanyang mga function. Itong A001 ay para sa kanyang 7 channel. Tapos meron din siyang D001 naman para sa kanyang 4 channels pag naka-set siya sa DMX. Yan yung kanyang D001 para sa 4 channel niya. Enter nyo lang yan pagka gusto nyo siyang iset sa DMX. Ngayon po, pailawin na natin to para malaman natin yung kanyang mga function. Gamit tayong menu. Ito pala yung menu, up, down, tsaka enter. Pindutin natin tong kanyang menu para sa kanyang iba't ibang function. Yan yung kanyang full white. Sa personal, mas maliwanag talaga siya. Green, blue. Itong FH ay ang strobe light. Yan siya. Tapos balik sa red. Yan yung kanyang full white. Yan siya. Mukha lang siya blue sa video pero sa personal white yan. Full white po yan.
Yan yung kanyang green. Yan siya. Sa personal, green na green talaga yan. Yan ang kanyang green. Yan yung kanyang RGB. Kapag gagamitin nyo pala to as backdrop, pwede kayong gumamit ng up down para sa kanyang lakas ng ilaw. Kung anong gusto nyong set ng lakas ng ilaw, meron yang 001 hanggang 255 kung anong gusto nyong klaseng lakas ng ilaw. Depende po sa inyo, nasa inyo na po yan. Itong FH ay ang kanyang strobe light. Yan siya. Malakas siya. FH30. Yan yung kanyang harapan. Naka-strobe light siya ngayon. FH001 hanggang 100 data ito. FH13. Ang kanyang medyo mabagal-bagal na siya. Tingnan natin kung hanggang saan yung lakas niya. Hanggang 99 pala siya. FH99 ang kanyang pinakamabilis. Itong CL ay ang kanyang solo color. Itong CL01 ay red. Sa personal, malakas talaga siya. 02 ay green. 03 ay blue. 04 ay may pagka amber white. Yan siya. Pero hindi siya totally amber white talaga. Violet na may pagka pink. CL06 may pagka blue siya. Dito mamimili kayong CL hanggang 08 ata kung gagawin nyo isang backdrop. Naka-steady lang siya. CL08 ang kanyang full white. Tapos babalik na siya sa CL01 yung kanyang red. Yan yung kanyang change color na mabilis. Nasa CC30 siya ngayon. Change color 30. Yan yung kanyang harapan. Napakaganda niya. Ang kanya pinakamabilis ay 99. Yan siya, 99. Yan yung pinakamabilis niya. Ito ang harapan niya. Tapos ang pinakamabagal naman niya ay 30. Itong DE ay change color na mabagal. Pwede to sa mga backdrop or automatic pagka di nyo siya gagamitin sa DMX. Naka-automatic lang siya na change color. Mabaga lang yan.
CP30. Yan po, hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming maraming salamat sa mga nanood ng ating review ng ating bagong ilaw na Tosundra RGB Full Color. Sa sunod po, mag tutorial naman tayo ng kung paano i-program to sa DMX512 para sa ating frontal, para sa ating mga events. Maraming maraming salamat po. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan para sa iba't ibang tutorial ng tunog at ilaw. Maraming maraming salamat po.